Text in Rome and Second Timothy. So po natin ang itong Bible in Second Timothy chapter 3. Verses 13 to 17. Basahin ko po. Verse 13, but evil men and seducers shall wax worse and worse, deceiving and being deceived. But continue thou in the things which thou hast learned and hast been assured of, knowing of whom thou hast learned them. And that from a child thou hast known the holy scriptures, which are able to make thee wise unto salvation through faith which is in Christ Jesus. Holy scriptures given by inspiration of God, and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be blameless, may be perfect, thoroughly furnished unto all good works. Saglit pa rin po tayo manalangin, dakilang Diyos, kung palayin nga po muli, Panginoon, ngayon po pag-aaralan sa umaga nito, na magpagbigay muli po sa amin ang halaman, at kayo po pang siyang nagkasama po pala rin. So, yung nga po, Ama, nabuksan ang mga puso sa inyong salita, sigilin po kayo, Panginoon, ng pagpapakumbaba, at ang kapit, Panginoon, ang mensahe at tulungan mo ako, Panginoon, na magkaroon rin po, Ama, ang kagalakan sa aming mga puso. At ang kapit ng pangalan, ang Panginoon, Jesus, at ang kagalakan. So, kanina po, nag-aralan po natin that to be able to be successful, we have to give importance to the Word of God. No? Because the Word of God is the source of God's protection. The Word of God is the source of the promise of God. And through the Word of God, we have God's presence. Sabi ng Panginoon, kila Joshua, I will be with thee. Sabi nga po ni Moses sa kanila, that go forward, because God will fight for you. The Lord will fight for you. Go forward. Now, ang tawang po doon, tinupad po ba ng Diyos ang pangako nila sa kanila? Yes? In Joshua, tingnan po natin in Joshua. Chapter 24. At 21. No? So, to be able to be successful, sabi ng Panginoon, this book of the law shall not depart out of thy mouth. So, God gave them the encouragement through His Word, through this book. So God gave importance that they should have a strong faith to the Word of God, that they should have consistent obedience. Sabi ng Panginoon kay Joshua, turn not to the left, nor to the right, no? In Joshua 1:7. But Joshua should be consistent in obeying the Word of God, in obeying the book, in obeying God. And then, God also gave importance to devotion. That thou shalt meditate therein day and night, that thou mayest observe to do according to all that is written therein. For then thou shalt make thy way prosperous, and then thou shalt have good success. And now in Joshua chapter 21, 43 to 45, ano pong sabi po dyan? And the Lord gave unto Israel all the land which He sware to give unto their fathers, and they possessed it and dwelt therein. See? So, dahil po sinundo nila ang Diyos, dahil po sinundo nila yung Biblia, yung the book, they found the book, and they give importance to the book of the law, that God fulfilled His promise to them that He will give them the land to possess it and dwell
and they dwell in the promised land. So sabi po rito, and the Lord gave unto Israel all the land which he swore to give unto their fathers, and they possessed it and dwelt therein. And the Lord gave them rest round about according to all that he swore unto their fathers, and there stood a man of all their enemies before them. The Lord delivered all their enemies into their hands. See? So, lahat po ng pinangako ng Diyos, ginawa niya. Lahat po ng sinabi ng Diyos, ginawa niya. Ano lamang po inihingi ng Diyos sa kanila? Faith. They should have faith and they should obey. There failed not, verse 45, there failed not out of any good thing which the Lord had spoken unto the house of Israel. All came to pass. So, this book of the law. So, they must give importance to the book, to this book. So, ano po ba yung Biblia? Okay. Magkaroon po tayo ng simple pag-aaral naman sa Biblia. Ito po ay basic. Ito po ay, misa kasi sa dami na ng doktrina na pag-aaralan natin, it's a good thing that we should go back to basic. And we should go back to the very basic lesson about the Bible. Now, the Bible is from the Greek word Biblios, which means a book. Ayan. Ang Biblia po ay mayroong two major sections, which is the Old Testament and the New Testament. At mayroon po classifications yan. Ayan. So, ang Bible po, kailangan lang pinag-aaralan natin. Kailangan alam po natin. Kailangan nasa puso po natin. Kailangan naiintindihan po natin. Kailangan alam po natin yung classification. Alam po natin pagkakasunod-sunod. Para magkaroon po tayo ng systematic study of the Bible. Ano po yung classification ng Bible? So, Old Testament. First five books, we have the Pentateuch. Now, from Joshua up to from Joshua up to Esther, yan po yung tinatawag natin na historical books that is composed of 12 books. No? And from Job to Ecclesiastes, ano po tawag po dyan? Poetical books. No? So, 5 books naman po yan. So, from Isaiah, Jeremiah, Lamentation, Ezekiel, Daniel, and from Malak to Malakai, yan po yung tinatawag natin na prophetical books. At yung una ko pong binanggit, yung 5 books na una ko pong binanggit, yan yung major prophetical books. No? At yung mga sumunod, from Hosea, tawag po ba ako ng Hosea? Hosea to Malakai, no? Yan naman po yung mga minor prophetical books. The same thing with the New Testament. Sa New Testament, the first 4 books, ang tawag po natin ay the Gospel. Yan. And then, next is the Book of Acts. The Book of Acts is the historical book of the New Testament. And then we have the Pauline Epistles, composed of 14 books. At yan po, Pauline Epistles, 9 books were addressed to the churches. And 3 books were addressed to personal epistle. First and Second Timothy, and 4 books po yan, First and Second Timothy, Titus, and Philemon. And then, from James to Jude, yan po yung tinatawag natin na general epistles. At the Pauline epistles and the general epistles, ang tinatawag, yan rin po yung tinatawag na doctrinal epistles. So, dapat po alam po natin yan para maintindihan po natin ang lubos. No? And lastly, the Book of Revelation is the prophetical book of the New Testament. So, ang Bible po, meron po yung 40 authors.
spanning 1600 years. And the Bible has one divine author. And that is, and this is the claim of the Bible, that the Bible has one divine author, which is God. And the claim of the Bible is that all the scripture is given by inspiration of God. And in 2 Peter chapter 1, verse 20, knowing this verse, sabi po ni Apostle Peter, that the scripture, the prophecy of scriptures is of no private interpretation. For the prophecy, verse 21, came not in the old time by the will of men, but holy men of God spake as they were moved by the Holy Ghost. So, yan po ay galing sa Diyos. The Greek word of the word is inspiration is theotos, which means God breath. Galing po yan sa Diyos. And many evidences support this claim that the Bible, because ano po yung claim na yun? The indestructibility of the Bible. Na hindi po ito nasisira, na maraming panahon na, na marakay itong mga hari na nagalit, na gustong sirain sa salita ng Panginoon, gustong sirain ang Biblia, mga hari, mga kings, mga pinuno, marami na pong gustong gumawa niyan. Pero the Bible is still exist. Hindi po nasisira because of the indestructibility of the Bible. And we have the harmony of the Bible. The Bible do not conflict itself. Kung ano po yung mga binanggit sa Old Testament, pagdating po ng New Testament, na-fulfill po yan. Ang Old Testament, pinaprophesy niya yung New Testament, and then pagdating sa Old Testament, ikokot naman sila, ikokot naman ng New Testament, yung Old Testament. So, wala pong conflict. And makikita po natin the harmony of the Bible. Does not contradict itself. Then the claim also of the fulfilled prophecies. The central figure of the prophecy is our Lord Jesus Christ. And the central theme of the Bible is our Lord Jesus Christ. Through His death that we have salvation. So salvation through our Lord Jesus Christ. Yan po yung main theme, yan po yung central theme ng Biblia. And yung mga prophecies fulfilled about our Lord Jesus Christ, yung kanyang birth, di ba? His birth was foretold. Kahit na nga po yung lugar in Bethlehem, kahit na nga po yung time na foretold po yan, His life was foretold, His death was foretold, and even His resurrection was foretold, His return was foretold, His ascension to heaven was foretold, yan po yung mga na-fulfill na, and then His return is binabanggit rin po yun sa Biblia. The return for His saints, and the return with His saints. Diba? The rapture and the revelation. So, yan po yung Bible. And, not just the fulfilled prophecies, but also the wonders of the Bible. Yan. The wonders of the Bible. Ano po ba yung oldest book, the Bible? Ha? Parang tayong question and answer ito. Alamin ko may mga kaalaman niyo sa Biblia. Oldest book? Book of Job. Kasi po sa Book of Job, hindi pa po nababanggit ang Israel doon. Hindi pa po nababanggit ang the law of Moses. Hindi pa po nababanggit doon. It's a patriarchal responsibility na ang father, the patriarch is the priest. No? So, wala po nabanggit po doon. So, we would consider the book of Job as the oldest book of the Bible. Yeah.
Ano po yung longest chapter? Psalms? 119. Shortest? Psalms? 117. Kaya po doon, appreciate the Lord. Kaya kung magkaroon tayo ng ano dito, ng wrong of the chapter, maraming magagawa dito. No? Appreciate the Lord, all your nations. Praise Him, all your people. Yeah, for the merciful kindness of the Lord is great toward us. And the truth, tayo po doon, of the Lord endureth forever. Praise Him, the Lord. You see? Meron ka na kagad isang chapter. Two verses lang. Ha? Tapos ba manatan naman ni Brother Jojo ng Psalms 23? Isang chapter din yan, madaling i-memorize. You see? Ano po yung longest verse? Esther 8:9. Pag-uwang yung side na ito, papasa. Hey, kanina naman si brother din dito sa side na ito. Ano po yung shortest verse? Ha? John 11:35. Jesus wept. Meron pa po yan, na verse na 2 word lang. Ano po yan? 1 Thessalonians 5:16. Rejoice evermore. Pray without ceasing. Mga maiksi po yan. In everything give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus concerning you. Quench not the spirit. Despise not prophesying. Ano ba po? Prove. Ano? Basta po yan, 7 verses po yan na maiksi. Abstain from all appearance of evil. Verse 22. Verse 21, hindi ko makot. Hold fast of which is right, tabi po rin. So, that is the shortest verse. Ano po yung middle verse sa Bible? Alam niyo po? Psalms 118. Ito si Joy, pwede natin laban ito sa mga contest. Psalms 118 verse 8, it is better to trust in the Lord than to put confidence in men. And the Bible is composed of 31,000, more than 31,000 verses, more than 700,000 words, and more than 3,500,000 letters. Yan po yan. The Bible, and the wonders of the Bible is that, the wonders of its formation. Na form po ito, written by 40 authors, one book written in one place and in one language, then another book written centuries apart, di ba? Pero napagsama-sama, di ba? Naayos. Ayun po yung wonders na yun eh. The wonders of its formation. Then the wonders of its unification. If you have your Bible with you, you already have a library. Why? Because the Bible is composed of 66 books. Kaya nga po, huwag natin pabayaan yung Biblia. Huwag natin pong hayaan na nasa isang sulok lamang po ito. Sayang naman po yung library mo. Sayang naman po yung pagkakataon na meron ka ng library na ang gagawin mo na lang is i-open ito at basahin. So the Bible is consists of 66 books, yet only one book, and it is holy. It is holy. Amen. One divine author, which is God, 40 human authors, and the wonder of its age, this is very ancient. Ito po yung pinakalumang libro. This is very ancient. And let us not forget that also the wonders of its
sale. It's the best seller of all time. Ano po kayo makakalam nyo ng best seller? Alam mo, babagitin nyo. 50 Shades of Grey. Sikat na sikat sa UK yan eh. Pas-selling yung 50 Shades of Grey eh. And then, sabi nila yung Harry Potter. Yung brat, dyan diwa mo na Muslim author niya. Pero ito po, ang bestseller of all time. And then, the wonders of its language. Na ito po ay sinusulat sa iba't ibang language. Kahit po rito sa atin sa Pilipinas, sa iba't ibang dialects. Diba? Ito mga Ilocano, Bisaya. Alam ito, meron ng nalimbang na Bible na Bisaya. Baka mali at ako ng salito. Diba? Ilocano. Ano ba ba? Marami. Kapampangan. Is it? And the wonder of its interest. Hindi po nawawala yung interest ng tao sa Biblia. Kahit na po, anong different classes? Class A, class B, class C sa society. Kahit na class D. Lahat po yan, may interest sa Biblia. May interest po yan sa Bible. Kahit na po, anong edad? May interest sa Bible. Natatanda ko po at the very age, young age of 10. Nagsimula lang po ako magbasa ng Bible at binabasa ko po yung history, yung Old Testament. Sarap basahin, no? Lalo na Exodus. Saka yung kwento nila Joseph. Then sa wilderness. And then sa mga judges. Panahon ni Samson. Kasi, the interest, the wonder of its interest, the wonder of its language, and the wonder of its preservation. Marami na pong mga gustong sumira ng Biblia. Time and again, ito po ay nape-preserve. Because God is preserving His book. Now, the Bible is God's perfect word. This is God's perfect word. Now, the Bible is set apart. It is holy. Hindi po natin maaaring i-compare ang Bible sa mga ibang libro. Kasi po ito po ay holy. There's only one holy book. And that is the Bible. Inspired book. Kaya sayang po yung pagkakataon kung yung Bible po natin is hindi po natin bibigyan ng importance. Ito pong Bible po na ito, luma na. Lumang-luma na. Kung meron po gustong mag-love gift, okay lang ako. Pero ito po hindi ko po yung pagpapalit. Baka mas matanda po ito sa ibang mga nandito. Kasi ito po ay ginagamit ko na magpe-20 years na. Ako po'y naging member ng church in 1992. Pero ginamit ko po ito noong mga 1993. Naibigay ko sa akin ito noong 1993. So 20 years na. Minsan na, tawa na ako sa Bible ko. Ginaganon ko na yung dulo-dulo kasi bumibigay na siya. Pero yun pong kagandahan sa Bible, wala pang naluluma, ibig sabihin, mas nagagamit. Diba? Pero 10 years na yung Bible mo, bagong-bago pa rin, ay, alaga. Ginaganon lang ng alikapok sa bato, brad. Alaga, kaya, ang ano kaya, ayos, ang ganda ng itsura eh. Kasi yung ibago lang po, minsan ang nililinis natin. Kasi, dapat po maluma ang Bible natin. Dapat maluma yan. Diba? Kasi kailangan niyang basahin, i-open. Kahit na po may tablet kayo, kahit na po may cellphone kayo, na mayroong application ng King James Version ng Bible, iba pa rin po yung meron ng hard copy. Although hindi po ako against doon sa
magkaroon ng application. Magkaroon kang application ng Bible sa cellphone. Maganda po yan. Pero iba pa rin po yung meron ng hard copy kasi yan naman po yung magagamit mo. Parang hindi naluluma. Parang nasa sa sitwasyon nila Daniel. Habang sila yung nag-aaral ng Biblia, nag-open sila ng Bible. Parang kang nasa sitwasyon ng panahon nila Apostle Paul, Apostle Peter. Eh kung panahon na invent po yung tablet ko, di si Daniel habang nag-pray, nagta-tablet, no? No? Papaya si Apostle Paul. Ha? Nalulubat. Yun nga eh. Eh paano kung katulad ni Apostle Paul na nakulong na? Wala namang outlet doon sa kulungan. So, wala na siyang malalaman tungkol sa Biblia. Hindi niya naman papahayag kayong sarili. So, kailangan pa rin po talaga natin ang hard copy. The Bible is from God. In its entirety. And in every detail of the Bible, it's from God. And the Bible encompassing all things. Salvation is in the Lord Jesus Christ. And the Bible can protect Christians from error. The Bible is a complete and mature book for Christians. So that's the Bible. Now, meron pong symbols. The Bible has symbols. Marami pong symbol ito, pero magkano lang po tayo ng ito. That the Bible is a symbol of a sword. The Bible is a sword. Ano po sabi ng Hebrews 4:12? For the word of God is quick and powerful and sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of soul and spirit, and of the bones and marrow, and is a discerner of the thoughts and intents of the heart. So, it is a sword that convicts. Ito po yung Biblia. It will convict us. Ito po yung magsasabi sa atin na tayo po yung nagkasala sa harapan ng Diyos. Ito po yung magsasabi sa atin na tayo po yung may nagawang mali sa harapan ng Diyos. Ito po yung magsasabi sa atin na kailangan na natin magsisi. Kailangan na natin lumapit sa Diyos. Kailangan na natin magpakumbaba. Piercing even to the dividing asunder of soul and spirit, and is a discerner of the thoughts and intents of the heart. So the Bible is a sword. And the Bible also is like a hammer that breaks the rock into pieces according to Jeremiah. Jeremiah 23:29. Diba? So, pagdating po sa Biblia, pagdating po sa pagbabasa ng Biblia, pagbabasa ng salita ng Panginoon, at pakikinig ng salita ng Panginoon, wala pong pusong bato. Sabi na kahit na gaano pa katigas ang puso ng isang tao, ang salita ng Diyos can break that. Amen. Can break that. Kahit na po gaano pa tayo matigas sa harapan ng Panginoon, pag dumating na po yung time that God would break our hearts, and that is irresistible. Kaya po, ang biyaya ng Diyos is irresistible. Pag bumuksan na po ng Panginoon ating puso, wala po tayong magagawa dyan. Kaya po, it's like a hammer na kahit nasa isang tao, na katulad ni Apostle Paul, na mamamatay tao, na pinatay ang mga Kristiyano, maraming Kristiyano pinatay, maraming Kristiyano pinersecute, maraming Kristiyano pinahirapan, pero nung time na kinausap na siya ng Panginoon, anong sabi niya sa Panginoon? Lord, what would thou have me to do? It breaks his heart. Samantalang si Apostle Paul, Saul at that time, na si Stephen, na nagkukot ang verses sa Old Testament, nagpapayag ng salita ng Panginoon, ay pinatay niya. He consented to the death of Stephen. Kaya na po takot na takot sa kanya yung atatay yung mga Diyos. Nung time na pinapakilala na siya, hindi mamamatay tao yan.
Ako, baka infiltrate lang tayo niyan. Baka ginagawa niya lang yan, padala yan ng hypers. Infiltrate tayo, papatay tayo. Pero nung time po na yun, because the word of God is like a hammer that breaks the heart of Apostle Paul. And, nagpakubaba po sa sarapan ng Diyos, kaya sabi niya, Lord, what will thou have me to do? So wala akong pusong bato pagdating sa salita ng Panginoon. And it is a sin. The word of God is a sin. The Bible is a living word, regenerating the hearer. Dahil ko nung 1 Peter 1.23, being born again, not by the will of man, not of corruptible seed, but of incorruptible seed by the word of God. Yeah. So, the word of God, it regenerates. It makes us alive. It gives life. The seed will give us faith and repentance. So the word of God is like a mirror. Yeah. It's like a mirror. Now, it is a faithful. It is a faithful thing na nire-reveal ko sa atin kung ano yung mga nasa atin. It is a faithful word, revealing the individual to himself. James 1.23 to 25, sabi po doon that the Bible is like a mirror to which a sinner looks and sees a true reflection of himself. Kaya nga po pag tayo yung nalamin, ang nakikita po natin kung ano po tayo, kung ano po yung itsura natin, kung ano po yung sitwasyon natin, kung ano po yung tayo mismo. Ganun rin po ang Biblia. It's like a mirror na sasabihin niya po tayo, sasabihin niya po kung ano tayo pag binasa po natin ang Biblia. Kung tayo po yung naging mayabang na sarapan ng Diyos, sasabihin po ng Biblia na mayabang tayo. Na kung kailangan mo po natin magpakubaba, sasabihin po ng Diyos ng Biblia. Kailangan natin, kasi yun po yung time na kung saan ay pwede na natin makita kung ano yung mali sa atin at pwede natin mabago kung ano yung mali po sa atin. Time and again, isa lamang po kasi ang nagiging unang kasalanan ng tao. Lagi po yung pride. Diba? Si Satan, saan po bang bumagsa? Si Lucifer. It's pride. Yeah? The five eyes of Isaiah chapter 12 or chapter 14. Chapter 12 po yata yan, verses 12 to 14. I will ascend into high. I will be the most high. See? I will set my throne up high. For who I? Ang pride and sin, ano po bang center niyan? Ha? I, me, myself. So, yan po yung Bible, it will tell us kung ano po yung kalagayan natin, because like a mirror. Without any sugar coating. Hindi po magsisugarcoat ang Biblia. Nasabihin niya, ah, okay lang yan. Ang tapat-tapat mo. Kaya hindi lang matay ng church. Hindi lang matay ng church. Ano po sinasabi ng Biblia? Not forsaking the assembling of ourselves together as the man ourselves. Upon the first day of the week, ay po lang. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Kailangan lamang po makita natin ang ating sarili at makita natin ating kalagayan sa harapan ng Diyos. Wala lamang po tayong pagmamalaki sa Diyos. Amen. Kaya po ako po'y natutuwa na si Brother Ray is bumalik po at kasama na sa Manaway, kasi matagal po natin kinapipuray yan, si Brother Ray. Matagal po natin kinapipuray yan. Lalo na pag may mga fellowship. No? Namimiss ko si Brother Ray, Brad, kasi lakas kumain na. parehas kami. Wala namang sumasabay sa akin dito, kaya nakaraang fellowship, ako lang yung malakas kumain dyan.
Hindi ko maiwanawanan yung lamesa. See? It's like a mirror. It's like a fire that consumes. It's like a lamp. Ito po'y ilaw, lampara. Ilaw na nagbibigay liwanag sa ating buhay. My word is a lamp, unto my feet and a light unto my path. Sabi po ni King David. Na? Yan pong salita ng Diyos. Yan po nagbibigay sa atin ng ilaw. Kung wala pong salita ng Diyos, hanggang ngayon tayo po ay nangangapa sa kadiliman. We're still groping in the dark at this very moment, at this time, without the Word of God. We're still unassured of our place in eternity without the Word of God. Hindi po tayo magkakaroon ng kapanatagan. May tao po bang nabubuhay ng maayos at payapa sa dilim? Wala. Pero kung dahil po sa salita ng Panginoon, tayo po'y binigyan ng liwanag, tayo po'y binigyan ng ilaw, kaya po tayo nakakaroon ng mapayapang pamumuhay dito sa mundo. Dahil ito po'y nating ilaw, ito po'y nating guide, ito po'y nagsisilbi nating illumination sa ating pong paglalakad, sa ating pong paglalakad. See? And the Word of God is the food. It's a food. It nourishes our soul. See? So, pag tayo po'y nababasa ng Biblia, actually, pinapakain natin ating kaluluwa. Kung tayo po'y nakikinig ng salita ng Panginoon, pinapakain po natin ating kaluluwa. Because the Word of God is our food spiritually. Kaya, kung tayo po ay kumakain 3 times a day, plus merienda sa umaga, plus merienda sa hapon, plus midnight snack. So, nagiging 6 na po yan. 6 na meals. 6 na time na kakain po tayo to nourish our physical body. How much more the Word of God? It nourishes our soul. Ilang beses po tayo nakain spiritually to nourish our soul? Once a week? And Sunday morning po lamang. Dahil you feel na busog ka na na umaga, kaya pagdating ng hapon, yahay! Diba ganyan yung mga busog na? Ano ulo kong gagawin nyo yung busog na, di ba? Pag-aarap ng pwesto, kung saan na hawa ka ng tiyan, tapos at papahinga at papaantok. Kasi, dapat po tayo ay patuloy na maging gutom sa salita ng Panginoon, patuloy na mag-desire ng salita ng Panginoon para patuloy po tayo manourish ang ating soul. Because it feeds the soul, because the Word of God is food to our soul, providing meat and drink. Sabi ko na Apostle Paul, I have fed you with milk and not with meat, sa mga taga-Corinthians. Kasi, they are still immature and they cannot receive hard preaching, hard messages. So sinasabi ng Apostle Paul, sige, gatas mo nang ibibigay ko sa inyo. Then, habang lumalago, habang tumatagal sa pagkikinig ng salita ng Panginoon, habang tumatagal sa pagsasaliksik ng salita ng Panginoon, that's the time na nagdi-desire na ang isang Kristiyano ng hit. Pero kung tayo po yung matagal na sa church, matagal na sa bilang isang Kristiyano, at hanggang ngayon, eh gatas pa rin po ang gusto natin, may mali po sa atin. Na hanggang ngayon, gusto pa rin po natin is chupon, no? Dede-dede pa rin, eh para tayong si Bonjing niya. Di ba? Dapat po ngayon, as ang tinatanggap na po natin is mga doctrines, messages that would fit our souls na magpapalakas sa ating katawan. Hindi na po yung always milk. Kaya, ang isang Kristiyano, pag naka-receive ng review, nag-review, ah, kasi sanay sa gatas eh. Sanay po kasi sa gatas. Eh, hindi naman po habang buhay, gatas po ang pwedeng pakain sa atin bilang isang Kristiyano. So, as a newborn babe, since your milk of the Word, sabi ni Apostle Peter, that you may grow thereby. Kailangan po natin ng lumago. Huwag naman po sana
Magtatapos po ako dito. Huwag na ako sana dumating sa time na dumating po tayo dun sa time ni Amos na kung saan ay nagkaroon ng famine. Famine by the word of God. Sabi po ni Amos in 8:11, kung saan ka po natin doon. Amos chapter 8 verse 11 na ang mga Kristiyano, ang mga tao at the time ay they are already secure, they are already complacent, and they are already sleeping. Hosea, Joel, Amos. 11. Behold, the days come, saith the Lord God, that I will send a famine in the land. Not a famine of bread, nor a thirst for water, but of hearing the word of God. So, hanggat wala pa pong tagutob sa salita ng Panginoon, let us take the opportunity and grab it to feed our souls, to nourish our souls by the word of God. Baka dumating po sa time na matulad tayo dun sa prodigal son. Yan po yung mga nangyayari sa mga lumalayo sa gawain ng Panginoon. Yan po yung mga nangyayari dun sa mga lumalayo sa kanilang ama, sa Diyos. That darating po yung oras sa kanilang buhay that they would realize, bakit ako nandito? Bakit ako kumakain ng pagkain ng baboy? Eh, ang yaman-yaman ng aking ama. Marami siyang mga katulog, samantala ako nalila. Kasi, he became to be in what? In want of what? Not just the physiological needs of his body, but more so with the spiritual. The word of God. The prodigal son. Kaya, yun po yung mangyayari sa mga Kristiyano na hindi umapin ng church services po natin. Time will come that they would realize nararamdaman nila nangihina ng sila spiritual. Why? Hindi nila napipita man nilang soul. Hindi nila lang papakain ng mga tuluwa. Ma-realize nila. Mayaman naman ang aking ama. Kaya nga po mag-meditate pa yan. Minimeditate pa nila kung anong gagawin nila kung anong sasabihin. But the good thing is that one day, marirealize. Darating sila sa realization that they have to come back to God. They have to come back to their Father. Because the Word of God is like a food feeding the soul, nourishing our spiritual body. At yun po yung magpapalago sa atin. Ano pong hamon sa atin ni Apostle Peter? That we should grow. We should grow in grace. Na tayo po ilalago. At ang kalaguan po natin, wala sa ibang mga bagay kundi sa salita lamang po ng Panginoon. Ang learning po natin, paglago natin sa alaman na sa salita ng Panginoon. Ang paglago po natin sa wisdom na sa salita ng Panginoon. Ang paglago po natin sa lahat ng bagay sa salita po ng Panginoon. A growing grace and in the knowledge of our Lord Jesus Christ. We grow up, then we grow sideways, then most especially, we should grow down. Yan po kasi ang nagiging problema sa maraming Kristiyano, sa maraming tao, na lumalago sa kalaman pero umaangat sa lupa. Hindi lumalago pa ilalim. Pero kung lumalago po tayo pataas at lumalago rin po tayo pailalim, pababa, we grow in humility. Kahit ako anong bagyo, kahit ako bumalik pa si Yolanda, ang isang puno is nakaugat ng malalim na pagkalalim-lalim sa lupa, hindi po ma-approach yan, hindi po babagsak yan. Kasi po, malalim ang kanyang pagkakaugat sa lupa. At least, kahit na po anong
layo na nang narating sa Kristiyano. At napakarami niya nang alam sa Biblia, kung hindi pa rin po siya lumalago sa pagpapakumbaba. Pag dumating po ang bagyo, sigurado po yung pag dumating malakas na kami, babagsak po. Kasi hindi balanse. So, ang paglago po is dapat balanse. Lalago tayo sa kalaman, lalago tayo sa wisdom, lalago tayo sa maraming bagay, sa doktrina, okay? Sa knowledge, sa talang Panginoon. Pero kailangan rin po natin dumago sa pagpapakababa. We must grow down in humility. And we must grow sideways. Ang ating mga nalaman, ating pong share, ating pong papalang sa iba, at mag-reach out po tayo sa iyo. Okay, tayo po yung maralangin. Dako lang Diyos. Salamat po parang sa ating salita. Salamat po sa patuloy na pagkakataon na maharap at bahayag yung ating salita. Palayad mga ito po yung ating mga puso. Ito po pa yung patuloy naman na ngayon pong mapalago at pag-aas pa yung sa iyong magpuraming Panginoon ang aming mga karumihan. Kung ito yung mga marurumi sa itong harapan at ito yung mga kasalanan. Salamat po sa pinag-iwala ng pinagkakalugin mo sa amin. Maraming po yung magamit ang sa itong gawain. Salamat po Panginoon sa mga biyaya. Patawad po Panginoon. Kaya natin gumawa at magiging at ang pagkat sa mga pag-iwala. Dalhin po muli kami pa sa pag-iwala at mga may. Sa tayong nakilang pangalan ng Panginoon Yesus, ito po ang dalangin. Amen. So, salamat po sa iyong pagdalo. Okay, so balik po tayo ngayong hapon. We are dismissed. Balik ka ng hapon. Pakita Yeah, I'm not going to do it.